Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon po ang pag-aaralan po natin ay tungkol naman sa shifting of graphs or shifting of the graph of quadratic functions. Based on the word shifting, ibig sabihin po, nagkakaroon po ng pagbabago or movement doon po sa ating graph. So kung matatandaan po natin, meron po tayong basic na form or shape ng ating parabola. Ito po yung tawag natin sa graph ng quadratic function. Okay, so we have the graph of y equals x squared. Ginawan ko na po ng table of values yung ating example para po mas madali. So nag-assign po tayo ng values para sa x. So yan, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Tapos po, ang gagawin lang po natin is we are going to substitute the values of x to our equation or to our, yes, to our equation. Ito po. So, i-substitute lang po natin yung mga values ng x dito. Tapos, makukuha na po natin yung mga values ng y dito sa ating table of values. So, if you are going to plot, okay, so negative 2, 4. So, assuming po na each of the given lines will represent a unit. So, ito po yung ating y-axis. Ito naman po yung ating x-axis. So, let me just label them as x and y. Negative 2, 4. So, this is negative 2. So, positive 4, 1, 2, 3, 4. Nandito po yung kanilang intersection. Then negative 1, positive 1. Negative 1, positive 1. Nandito po. Then 0, 0. Ayan. 1, 1. Then we also have 2, 4. So, positive 2, positive 4, nandito po. Ayan. So, if you are going to connect the points, ayan po. Meron na po tayong parabola. And that is the graph of y equals x squared. So, ang gagawin na po natin is we are going to have the shifting. Ang unahin po natin is yung shifting along the y-axis. So again, this is the graph of y equals x squared. Ngayon, we are going to have the next one. Ayan, mag-move po siya. Nag-move po siya one unit upwards. So lahat po ng points ng y equals x squared is nag-move one unit up. So, pataas. At ang equation or yung function that represents that parabola is y equals x squared plus 1. Ayan po. Pwedeng-pwede nyo pong gawan ng table of values yan. Tapos, i-plot nyo po to see if that really is the graph of y equals x squared plus 1. Then, ayan, another graph or another parabola. Kung mapapansin nyo naman po, one unit downward, so y equals x squared minus 1. In this specific shifting, nagkaroon po tayo ng shifting vertically. So, nag plus 1 ka po doon sa x squared, tumaas, or yes, tumaas po ng one unit yung ating graph. Tapos, nung nag-minus 1 naman po tayo doon sa x squared, bumaba naman po. So, yun po yung nagiging effect ng pagbabago doon sa values ng k. Next, dito naman po is we are going to have a change or we are going to change the values of h. So, again, this is the graph of y equals x squared. And then,
nag-shift yung graph papunta po sa kanan, one unit papunta po sa kanan, at yung function na nagre-represent ng graph na yan ay y equals x minus 1 squared. So, titingnan nyo, minus 1, pero 1 unit to the right. Kasi nga po, yung value po ng h will become positive 1. Ayan. That explains kung bakit po. Parang baliktad. Dati-rati kasi, pag sinabi natin, nag-minus 1 tayo, automatically it will move 1 unit to the left. Pero dito, nag-minus 1 tayo, but it moved 1 unit to the right. So, ganun po. Parang baliktad. Then, etong susunod na graph, eto po, it moved 1 unit to the left, and it is the graph of y equals quantity x plus 1 squared. So, nag-plus 1 tayo, but the graph moved 1 unit to the left. Another one also is the graph of y equals ax squared. So, kung mapapansin nyo po doon sa ating vertex form ng quadratic function, meron po tayong tatlong variables doon except for y and x. And that is a, h, and k. So, natalakay na po natin yung h at saka k, yung changes doon. Tatalakayan naman po natin kung ano mangyayari pag binago natin yung values ng a. So, again, refresher, ito po yung graph ng y equals x squared. Ayan. Mapapansin nyo po, yung sumunod na graph is mas mataba. And that is the graph of y equals 1 half x squared. Ayan. Then, ayan naman, mas mapayat. That is the graph of y equals 2x squared. So ganyan po yung effects nung pagbabago ng a. Habang tinataasan mo yung value ng a, mas pumapayat po yung graph. Habang mas bumababa, ginagawa mo siyang fraction, ayan, nagkakaroon naman ng pagluwag yung opening ng graph. Pero paano naman po kapag negative? Ayan, that is another question. Kapag negative po yung value ng graph or ng a, nagkakaroon po ng movement along the y-axis. Hindi yung movement na magsishift ka from that position upward or downward, but it will have a mirror effect. Parang magiging reflection. Ang mangyayari po niyan, if I may just show you, mangyayari po, halimbawa, naging negative x squared yan. Ang magiging opening na po na ating graph ay downward. So, magiging ganyan na po. Ayan. So, it will continue on a downward trend. Okay. So, ganyan po yung mangyayari. That is kapag naging negative. Okay po. Pero kapag fraction po, o basta positive, is either luluwang yung opening or magiging mas narrow yung opening. So that's it. If you have any questions, comments, or suggestions, please leave them on the comment section below. And please try to subscribe. Thank you po.